What we do here is go back, 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 back. Kumusta mga kabibi? Ay, may kabili tayo ng balat ng baka. Ating inihahalbos na. Gagawin natin yung balbakwa. Balbakwang balat ng baka. Yan, hintayin lang nating lumambot yan. Palalambutin natin yan. Siguro mga 2 oras siyang ihahalbos o higit. Ito na mga kabibi. Malambot na siguro ito. Kulong-kulo na. Ating tutundusin o tutusukin niya ng tinidor kung luto na nga ito at malambot na. Yeah, pwede na, medyo malambot na. Ito na, atin ang hinango. Luto at malambot na. Kaya natin strainer. At ating huhugasan ito yung hugas na hugas. At pagkatapos hugasan ito mga kabibi, ito ay ating gagayati na ng cubes ang paggagayat. Yan, ito na. Nahugasan na natin. Yan, ating na-prepared na lahat ng ating mga sangkap. Mga kabibi, welcome na po ulit kayo sa aking YouTube channel, Bicolanong Batangueño. Salamat pala sa patuloy na sumusuporta at mga nanonood sa aking video, nagla-like, subscribe at nagsishare. Ito na ang ating mga pangsangkap sa ating lulutuing balbakwa, balat ng baka. At sa mga bago nga pa lang po sa aking YouTube channel at yung mga nagagawi lang po at yung mga pinanonood ang video para tingnan ang ating mga luto, makakuha ang idea, please pa like, subscribe na din po bilang tulong nyo po sa akin, suporta at pakipindot na din po ng notification bell nang updated kayo lagi sa ating mga ini-upload na video. Ito na ang ating mga sangkap ng ating lulutuing balbakwa. Ito nga ang balat ng baka, aswete, pampakulay, dahon ng laurel or dahon ng paminta, patis, paminta, sibuyas, bawang, luya, salay or tanglad, dahon ng sibuyas. Ah, mga sangkap.
Ngayon mga kabibi, papakita ko na sa inyo kung paano gayatin itong balat ng baka na atin ang nahihalbos at nahugasan na. Yan, ganito lang po yan. Cubes-cubes lang ang paggagayat niyan. Habang ginagayat nga pala natin to, shout out ko nga pala ang aking mga pamangkin dyan sa Iloilo. Si Tonton Grande or Monico Iho sa Facebook. Si David Labro, ang mga Labro family. At sa mga kapatid din ni David, si Itik Labro. At yung dalawa pang kapatid niya sa Hong Kong, si Dindin at si Marshall Labro. Kumusta kayo dyan? God bless sa inyo. At si Raxin din pala, si Raxin Grande na nasa Saudi. Sin, kumusta ka dyan? Mag-iingat ka lagi. God bless. Ayan, malapit nang magayat nating lahat itong balat ng baka. Ito na po mga kabibi, ito na po ang ating nagayat. Madami-dami din. Ano, ito na, nagayat na natin at mag-uumpisa na tayong magluto. Luluto na natin. Ano lang kawali. Mainit na, lalagyan na natin ng kaunting mantika. Mainit ng mantika, lalagyan na natin ng bawang, gigisa na natin. Tayin lang natin mag golden brown, mag kulay brown ng bawang.
Sunod na natin ang sibuyas. At isunod na rin natin ang luya. Siguro magtataka kayo kasi itong balat ng baka, kalimitan ito ay lutoy goto. Ito ay balbakwa, maiba naman. Ang pagkakaiba ng goto sa balbakwa, ito nga, ang balbakwa, ginigisa ang mga sangkap. Yan, ito nga, ginigisa natin. Ngayon, ilalagay na natin yung balat ng baka. Gigisa na rin natin. Yan nga ang pagkakaiba ng goto at balbakwa. Ginigisa sa goto kasi, hindi na ginigisa. Laga lahat, pati sangkap, nilalagay lang sa hindi na ginigisa. Yan. At lalagyan na rin natin ng paminta. Lagyan na natin ng paminta. Lalagyan na rin natin ng patis. Okay, ngayon lalagyan na natin niya ng tubig na pinakasabaw niya. Ang paglalagay po ng tubig, mga kabibi, depende po yan sa inyo. Kung gusto niyo maraming sabaw, di medyo damihan niyo ang tubig. Kung gusto niyo may tama lang, ay di tansyahin niyo po ang tubig. Ngayon ilalagay na natin ng yung beef cubes. Ilalagay na rin natin ang dahon ng laurel or dahon ng paminta. Hintayin lang natin yung kumulo. Ito na mga kabibi, kulong-kulo na. Lagay na natin ang pampakulay niyan.
swerte. Yan, ilalagay na natin. Ayan na, kulo ang kulo na at nagkulay orange na nga yung ating nilagay na aswete. Ngayon ilalagay naman natin ang salay. Yan nga ang pagkakaiba ng balbakwa, may salay. Pag goto, di nilalagay ng salay, luya lang. Lagay natin ang salay. Ilalagay naman natin ang siling berde. Ito ang siling berde. Ito namang sili, pitas din lang sa ating tanim kaya medyo mamaliliit at mga punggok sa mahal ng sili sa palengke. Ito na mga kabibi, paluto na. Ay kita nyo mga kabibi, sarap nitong pulutan, higop sabaw, pulutan pang ulam. Ating lalagyan na ng dahon ng sibuyas nang makompleto na. Ito na, ayan na nga. Ito na ang ating balbakwa. Ayan, luto na to. Tayo'y maglalagay na sa lalagyan. Lagyan na natin. Ito na nga. Lagyan na natin sa lalagyan. Tama-tama lang ang pagkakaluto. Hindi siya sobrang lambot. Pag sobra kasing lambot, naglalagkitin, nagkakapit-kapit ang balat ng baka pag sobrang lambot. Tama lang yan. Kumbaga pag kinagat mo, ika nga sabi, hinalaban-laban pag kinakagat. Ito, ang ating balbakwang balat ng baka. Ito nyo mga kabibi, sarap ng sabaw. Ito nga palang balbakwang, ito'y paborito pala to ni ano, isa sa paboritong pangulam ni or dish ni ano, ang ating pangulo si President Digong Duterte. Paboritong paborito to, balbakwa. Ito na nga mga kabibi, ito na ang ating balat ng baka, balbakwang balat ng baka. Ayan, sarap, panalo, ang bango. Ano yung amoy nung salay saka yung laurel, dahon ng laurel. Walang amoy na anggo. Napakasarap nito mga kabibi, kaya pala gustong gusto to ni ang ating President Digong Duterte. Mga kabibi, ano ba, ayos na to. Salamat na uli sa inyong mga pagsama sa akin mga kabibi, sa inyong panonood. Sana'y pagka gusto nyo ring magluto ng ganito ay may natutunan kayo kahit papaano. Maraming salamat, salamat sa inyong lahat mga kabibi. Ingat po ulit tayo ngayong panahon. Maraming salamat mga kabibi.